Sino si Ninoy Aquino Jr.? Si Binigno Simeon Aquino Jr. o mas kilala bilang Ninoy Aquino Jr. ay isinilang sa Concepcion, Tarlac noong 27 ng Nobyembre taong 1932. Si Ninoy ay pangalawa sa pitong anak ng mag-asawang Binigno Aquino Sr. at Aurora Lampa Aquino. Nag-aral si Ninoy ng elementarya sa De La Salle College, ngunit, lumipat siya at nagtapos sa St. Joseph's College sa Quezon City. Tinapos naman ni Ninoy ang high school sa San Beda sa loob ng 2 taon at kalahati. Kumuha rin si Ninoy ng mga aralin sa Far Eastern University at National University sa mga klase sa Tag-Araw, hanggang sa siya'y magtapos noong 1948. Nang dumating ang pasukan, sa taong 1948 hanggang 1949, nag-aral si Ninoy sa Ateneo de Manila at kumuha ng bachelier ng sining. Habang nag-aaral sa Ateneo, nagpalista rin si Ninoy sa Universidad ng Pilipinas at kumuha ng bachelier ng sining sa kasaysayan at bachelier ng sining sa pilosopiya. Kalaunan, kumuha si Ninoy ng Bachelor of Law, ngunit tumigil siya at sa halip ay kumuha ng journalism. Noong 1950, 17 taong gulang pa lang si Ninoy nang magsimula siya bilang tagadala ng kopya sa pahayagang The Manila Times, na pinamumunuan noon ni Don Joaquin Roses. Unti-unti, nagkakaroon si Ninoy ng ideya sa pagbuo ng isang balita. Ang unang balitang sinulat niya ay tungkol sa riot sa Muntinlupa, at ang pangalawa ay tungkol sa pagbitay sa Silya Elektrika kay Julio Guillen, ang barberong naghagis ng granada kay Pangulong Manuel Rojas. Nang lumaon, napatalaga si Ninoy bilang katulong na reporter sa tanggulang lakas ni Anat Olio Litanjua, na lubhang tumulong sa kanya bilang isang periodista. Nang sumiklab ang digmaang Koreano noong 1950, ipinadala ng pahayagan si Ninoy sa Korea bilang war correspondent, upang isulat ang balita sa gyerang nagaganap. Nagtungo si Ninoy sa Korea noong Setyembre taong 1950. Pagbalik niya sa Pilipinas mula sa Korea, sinuprise ni Ninoy ang ilang mamamahayag sa peking sugat nito sa bibig sa kahihiyang wala raw itong bitbit na magandang kwento. Dahil sa pag-cover ni Ninoy sa digmaang Koreano, lalo na sa mga nangyayari sa ipinadalang sundalo ng Pilipinas para tumulong sa South Korea, noong 12 ng Agosto taong 1951, sa edad na 18, ipinagkaloob sa kanya ni dating Pangulong Elpidio Quirino ang Philippine Legion of Honor for Meritorious Service, na sinaksihan ng matataas na pinuno ng sandatahang lakas sa pangunguna ni General Calixto Duque, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Noong 1952, ipinadala siya sa Indochina upang maging foreign correspondent ng pahayagang The Manila Times sa Southeast Asia, upang isulat ang balita sa mga huling sandali ng French colonialism sa Asia sa Dien Bien Phu. Noong 1953, si Ninoy ay nagsilbing escort ng nanalong Miss Universe ng taong iyon na si Maria Cristina Galang, na ginanap sa Philippine International Fair. Nang manalo bilang Pangulo si Ramon Magsaysay noong 30 Desyembre taong 1953, ginawa niyang personal assistant si Ninoy. Mula nang manalo bilang Pangulo, wala siyang naging hangarin kundi kapayapaan, kaya hinikayat niya ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Dahil sa hangaring ito ni Pangulong Ramon Magsaysay, noong 16 Mayo taong 1954, pinadala niya si Ninoy na isang tanyag na reporter noong digmaang Koreano na kausapin si Luis Tarek na pinuno ng hukbalahap upang sumuko. Nagkita sila sa Porak at doon ay nakumbinse niya si Luis Tarek na sumuko at yakapin ang kapayapaan. Hiniling ni Tarek kay Ninoy na pag-aral rin ang anak niyang si Romy, na tinupad naman ni Ninoy kung saan nakapagtapos si Romy ng medisina at naging ganap na doktor. Dahil sa kanyang ginawa para mapasuko si Luis Tarek, ginawaran siya ni Pangulong Ramon Magsaysay ng Philippine Legion of Honor for Exemplary Meritorious Service noong 14 Oktubre taong 1954. 3 araw bago niya matanggap ang parangal,
Noong 11 ng Oktubre taong 1954 ay pinakasalan niya si Corazon Cohuangco sa harap ni Bishop Alejandro Olalia, sa simbahan ng Our Lady of Sorrows sa Pasay City. Sa kanilang pagsasama, sila ay biniyayaan ng 5 anak na sina Bolzi, Pinky, Noynoy, Viel, at Grace. Makalipas ang 1 taon, noong 30 ng Desyembre taong 1955, sa edad na 22, nahalal siyang alkalde ng bayan ng Concepcion sa Tarlac. Makalipas ang 4 na taong paglilingkod bilang alkalde, nahalal naman siyang bise-gobernador ng lalawigan ng Tarlac noong 30 ng Desyembre taong 1959 sa edad na 27. Nang mamatay si Pangulong Ramon Magsaysay noong 17 ng Marso taong 1957, naging special assistant siya ng pumalit na pangulo kay Pangulong Ramon Magsaysay na si Carlos P. Garcia. Noong 8 ng Nobyembre taong 1960, ginawaran siya ng Philippine Jaycees bilang isa sa 10 Outstanding Young Men of the Year. Noong 1963, sa edad na 29, siya ay nahalal na gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Noong 1964, naging delegado siya ng Pilipinas sa Eastern Regional Organization for Public Administration Conference na ginanap sa Korea. Noong 1965, naging katulong siya ni Pangulong Diosdado Macapagal kung saan sinamahan niya ito sa mga state visit nito sa Cambodia at Indonesia, at naging spokesperson sa Afro-Asian Conference sa Algiers, Africa bilang kinatawan ng Pilipinas. Noong 1966, siya ay sumali sa Partido Liberal at naging Secretary General ng partido na naging daan upang siya ay mahalal na pinakabatang senador noong 1967 sa edad na 35. Bilang isang senador sa 7th Kongreso, siya ang pinakamatinding katunggali sa politika ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng asawa nitong si Imelda Marcos. Noong 1968, sa kanyang unang taon bilang senador, inakusahan niya sa kanyang talumpati sa Senado si Pangulong Marcos na nasa daan tungo sa pagtatatag ng isang garrison state. Noong 10 ng Pebrero taong 1969, sa kanyang 2nd taon bilang senador, binatikos naman niya sa kanyang talumpati sa Senado si First Lady Imelda Marcos sa kanyang paglustay ng pera ng bayan upang maipatayo ang Sentro Pangkultura ng Pilipinas. Noong 13 ng Setyembre taong 1972, sa kanyang 3rd taon bilang senador, binunyag naman niya sa kanyang talumpati sa Senado ang planong pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng batas militar. Mula 1968 hanggang 1971, siya ay ginawaran ng Most Outstanding Senator ng Philippine Free Press. Noong 1972, naging kinatawan siya ng Pilipinas sa International Conference sa Japan, at naging guest speaker ng Filipino communities sa Honolulu, Los Angeles, at San Francisco sa Amerika. Noong 21 ng Setyembre taong 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar. 2 araw matapos maideklara ni Pangulong Marcos ang batas militar, si Ninoy ay dinakip noong gabi ng 22 ng Setyembre taong 1972 at ikinulong sa MSU Compound of the Philippine Army sa Fort Bonifacio ng 7 taon at 7 buwan. Noong 12 ng Marso taong 1973, dinala si Ninoy kasama si Senador Jose Diocno mula sa Fort Santiago patungong Fort Magsaysay, Laor Nueva Ecija na nakapiring at nakaposas. Dinala sila sa isang maliit na kwarto, tinanggal sa kanya pati ang kanyang relo, singsing sa kasal, at ang kanyang antipara ng walang paliwanag, siya ay nakulong ng 30 araw. Noong 27 ng Agosto taong 1973, siya ay dinala pabalik ng Fort Bonifacio kung saan hinarap niya ang hukumang militar at kinasuhan ng kasong murder, illegal possession of firearms, sedisyon, rebelyon at marami pang iba. Ngunit, siya ay tumanggi na lumahok sa paglilitis na nagresulta sa pagsuspende ng paglilitis. Gayunpaman,
Noong 31 ng Marso taong 1975, nang muling imbestigahan ng hukumang militar ang kanyang kaso, bilang tugon, nagsagawa siya ng 40 araw, mula 4 Abril hanggang 13 Mayo taong 1975, na pag-aayuno bilang protesta sa kautusang militar na pumipilit sa kanya na dumalo sa isang paghuhusgang militar na iniayos ng pamahalaan. Pagkaraan ng 2 taon, noong 25 ng Nobyembre taong 1977, ipinasa ang desisyon ng hukumang militar at siya ay napatunayang may sala sa kasalaan ng paghihimagsik, illegal na pagdadala ng mga armas at pagpatay, nahatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril. Kabilang din sa hinatulan ng kamatayan ay ang 2 pinuno ng komunistang grupo na sina Lieutenant Victor Corpos at Bernabe Commander Dante Boscano. Hindi natuloy ang hatol na kamatayan kay Ninoy dahil iniutos ni Pangulong Marcos na muling buksan ang kaso ni Ninoy. Maraming Pilipino ang naniniwala na muli lamang binuksan ni Marcos ang kaso dahil sa naging resulta na magkakasunod na protesta laban dito. Kahit nakakulong, noong 1978, ipinahayag ni Ninoy ang kanyang kandidatura para kumatawan sa Metro Manila sa interim batasang pambansa, sa ilalim ng itinatag niyang bagong partido na Lakas ng Bayan, o Laban. Hiniling ni Ninoy na makalabas siya upang mangampanya ngunit hindi siya pinayagan, kaya ang nag-ikot sa kanya ay ang kanyang mga kapwa-kandidato, lalo na ang kanyang kabiyak na si Cory at ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Chris. Kaya, hiniling na lamang niya ay makapag-presscon at makapanayam sa telebisyon, noong 10 Marso, mula sa Fort Santiago sa pamamagitan ng GTV4, nanood ang buong bayan sa kanya. Ngunit, sa halala noong 7 Abril taong 1978, natalo siya ng mga hindi kilalang kandidato. Dahil dito, nagprotesta ang Laban sa Espanya noong 8 Abril taong 1978. Makalipas ang 2 taon, habang nasa kulungan, siya ay inatake sa puso noong 16 Marso taong 1980. Agad siyang dinala sa Philippine Heart Center at dito ay inasikaso siya ng isa sa mga doktor na si Dr. Avelino Aventura. Matapos itakbo at gamutin sa Philippine Heart Center, humingi siya ng permiso na makapagpagamot sa Estados Unidos. Noong 8 Mayo taong 1980, pinahintulutan siya ni Pangulong Marcos na maglakbay patungong Baylor Medical Center sa Dallas, Texas sa Estados Unidos para magpaopera sa puso. Naging matagumpay ang kanyang operasyon noong 13 Mayo taong 1980. Nang matapos ang kanyang operasyon, nanatili siya sa Newton, Massachusetts sa loob ng 3 taon kasama ng kanyang pamilya. Ngunit habang naroroon, ipinagpatuloy niya ang pakikibalita sa mga pinuno ng oposisyon sa Pilipinas. Doon, tinanggap niya ang fellowship mula sa Harvard University's Center for International Affairs mula 1980 hanggang 1982. Tinanggap rin ni Ninoy ang fellowship sa Massachusetts Institute of Technologies for Center for International Studies mula 1982 hanggang 1983 na nagpapahintulot sa kanya ng paglilibang, magbigay ng serye ng mga lektura at sumulat ng mga libro. Nang mabalitaan ni Ninoy ang lumalalang sakit ni Pangulong Marcos noong unang bahagi ng 1983, ipinasya ni Ninoy na umuwi ng bansa upang bigyan ng pag-asa ang mga taong nawawalan na ng pag-asang magbabago ang pamamahala. Sinubukan ng rehimeng Marcos na pigilan ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbawi sa kanyang pasaporte, pagtanggi sa kanya ng visa, at pagbibigay ng babala sa mga international airline na hindi sila hahayaang lumapag kung sakay siya. Dahil sa ayaw siyang payagang bumalik ni Marcos, siya ay kumuha ng pasaporte sa pangalang Bonifacio Marshall, kumakatawan sa martial law ang Marshall, habang lugar sa kanyang piitan ang naging representasyon ng Bonifacio. Noong 13 Agosto taong 1983, nagsimula siyang maglakbay mula sa Boston hanggang Los Angeles, Los Angeles hanggang Singapore,
Pagkatapos ay umalis siya patungong Hong Kong at mula Hong Kong hanggang Taipei. Mula sa Taipei, lumipad siya patungong Maynila sakay ng flag carrier noon ng Taiwan na China Airlines Flight 811. Noong 21 ng Agosto taong 1983, dumating si Ninoy sa tarmac ng Manila International Airport. Ngunit, habang bumababa si Ninoy sa hagdan ng eroplano ay binaril siya ng isang nagngangalang Rolando Galman, namatay siya sa edad na 50. Mahigit sa 2 milyong tao ang nagmarcha sa kanyang libing, milyong-milyong tao ang nakipagsiksikan sa mga daan nang dalhin ang katawan niya sa Concepcion, Tarlac at pabalik sa Maynila kung saan dinala siya sa Santo Domingo Church sa Quezon City hanggang sa maydala sa kanyang huling hantungan. Inilibing ang kanyang mga labi sa Manila Memorial Park noong 31 ng Agosto taong 1983. Ang kanyang pagkamatay noong 21 ng Agosto taong 1983 ang siyang nagmulat at gumising sa natutulog na damdamin ng taong bayan, nag-alsa ang milyong-milyong Pilipino at ito ay tinaguri ang People's Power. Dahil dito, napatalsik ang dating Pangulong Marcos at iniluklok ang may bahay niya na si Corazon Aquino bilang Pangulo ng Bansa. Bilang pagkilala, ang munisipalidad sa Sultan Kudarat ay ipinangalan sa kanya noong 17 ng Pebrero taong 1989 sa bisa ng Republic Act 6712. At noong 25 ng Pebrero taong 2004, idineklara ang 21 ng Agosto ng bawat taon bilang Ninoy Aquino Day, o isang special non-working holiday bilang paggunita sa anibersaryo ng kanyang kamatayan. Kabilang din si Ninoy sa mga unang pinarangalan sa bantayog ng mga bayani, isang monumento na nakatuon sa mga sumasalungat sa diktaturang Marcos, kasama ang kapwa dating senador na sina Jose W. Diocno at Lorenzo Tanyada. Ang Ninoy Aquino Library and Learning Resources Center na pangunahing aklata ng Polytechnic University of the Philippines ay ipinangalan din bilang parangal sa kanya. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.